Pwede mo ba ikwento sa amin, paano ka ba nag-umpisa bilang isang broadcaster? Ano ako eh, dati ako nagtatrabaho sa gobyerno. Marami ako trabaho sa Department of Science and Technology. Kakameraman ako doon, may script writing. Pero since contractual lang ako, siguro after a year and a half of working sa gobyerno, suddenly, hindi na nirenew yung kontrata ko. Balik ako, I was working at the same time. Ako yung nag-aaral. One time, yung dean ko sa Lyceum of the Philippines, sabi sa akin, merong audition sa Radio Veritas, yung commercial Radio Veritas, after the revolution, 1986 revolution, nabukas sa Radio Veritas as a commercial station. So sabi niya, subukan mo, baka pwede kang, kasi ang feeling sa akin nung dean ko nung araw eh, ako yung isa sa mga pambato nila eh. So sabi sa akin, audition ka. And I auditioned this commercial CNN Veritas pa noon. Luckily, natanggap ako in 1991. So that was the time I started my career in broadcast. Kumbaga, I'm celebrating my 33rd year in the industry. Medyo matanda na rin ako, mga kasabayan ko na si Egan. this year, 33 years na ako sa industry. Ang course mo nung college? AV Mass Communication. Nung araw kasi, pangarap ko ng maging newscaster. Gusto ko lang magbasa ng balita. Nung ako'y maliit, as early as 7 years old, alam ko na yung gusto kong gawin. Napapanood ko dati dun si Jose Maribeles. Si Jose Maribeles, ewan ko kung natatanda mo siya, Pia. Isa sa mga matitigas nating anchor sa Channel 7 niya. Nung araw, ganda ng boses. Tapos, ano ba yun? Authoritative eh, pagka nag-deliver ng balita. Sabi ko, yan ang gusto kong maging. Pinangarap ko na nung araw pa. Pag newscasting. At magbasa lang ng balita. Pero later on, Mike developed me into a commentator. I ended up commenting on issues.